Tapos mo yon bago ka susunod, bago ka makuna ng blood sample. Ngayon, kapag okay naman, tsaka ka na dadalhin sa isang room para kunan ka ng dugo mo. Kapag okay naman lahat, maghihintay ka na lang ng ilang weeks, 1, 2, or 3 weeks, at may darating sa bahay mo ng postcard katulad po nito. Ito po yung aking member card ng Red Cross. Ngayon, doon, naka-indicate na lahat yung mga resulta ng iyong dugo. Katulad po nitong... Ito yung postcard na dumarating sa bahay. Diyan naka-indicate ang mga resulta. At ito naman yung aking cards sa Red Cross. Ngayon, ito naka-indicate yung mga ano. Alam mo, medyo may red flag ako eh. Kasi mataas yung aking cholesterol. Ayan, na-over ako sa limine niya. Ayan. Kaya medyo magda-diet po ako. Ito, meron na siyang ano, yan. Kaya magda-diet po ako. Malakas, mataas ang aking cholesterol. Nasobrahan ako sa kain. Sa mga sweets. Ayan. Ayan, ito yung pinaka-normal niya, no? Ayan, di ba, nakalagay siya dito. Ayan, ayan, lahat nakalagay ko ng mga, ano yan. Di ba? Ito yung normal. Tapos ito. Kaya meron akong red flag, ito. Ito yung aking cholesterol, medyo tumataas siya. Mataas siya kasi ang normal niya 142 to 59. So umover ako. So kaya on diet ako ngayon. Kaya ang ganda, 'di ba? Malaking tulong nito. Kaya nga every time na nakakatanggap ako ng postcard or hagaki galing Red Cross at sinasabi nga kailangan ng dugo, so talagang go talaga ako kasi nga malaki ang tulong. Malaking tulong sa akin yun dahil hindi ko na kailangan pumunta pa ng ibang ng clinic, ng ospital para malaman ko yung aking cholesterol, ano, lahat-lahat na etc. Diba? Kaya Red Cross lang ang solusyon. Punta ka at doon malalaman mo lahat ang resulta mo. Maghintay ka lang ilang weeks. At isa pa, ang maganda lang dito sa Red Cross kasi no, kahit kunang kapag kinunan ka ng dugo, meron silang ibinabalik sa'yo. Meron silang giveaway sa binibigay sa'yo. At ang isa pa, may darating din na postcard, tapos sabihin doon, nakalagay doon yung gift na ibibigay nila sa'yo. So, katulad sa akin, nabigyan ako ng lunchbox na tama-tama para to sa apo ko. Ngayon, hindi yan sila yung take lang ng take, talagang give and take, di ba? Kaya ang ganda dito sa Red Cross sa Japan, talagang nagtutulungan. Ang maganda lang kasi dito sa Red Cross, no, bago kukuna ng dugo, bibigyan ka muna nila ng cookies. Yan, kakainin mo yon. Tapos meron pang unlimited drinks. Sa vending machine, pindot ka lang dyan. Hot and cold, walang problema. Kahit makasampung drinks ka, walang problema. Unlimited drinks nga. Ngayon, kapag after ka naman nakuna ng dugo,
meron namang pa-ice cream, bibigyan ka nila ng token, yung ikaw naman din ang pipili ng ice cream flavor na gusto mo. At hindi lang din ice cream, meron ding 10 minutes massage chair. Diba? Ang sarap, habang nagpapahinga ka, de syempre, groggy ka pa noon. Dahil kung ako nga, nag-groggy pa 400 cc, kaya nag-relax-relax ako habang yung asawa ko naghihintay dun sa kotse. So, ako naman, ayun, nagpakasarap muna. Chibog ka, ice cream, unlimited drinks. O yun, at least nagpapalakas para mawala ang groggy. Diba? Yan ang maganda. Kaya go na kay guys. Kapag nandito, yung mga nandito sa Japan. Sa mga kapwa ko Pinoy-Pinay dito na sa Japan, kung alam ba nila o hindi na pwede naman nila malaman ang kanilang health, kung mataas ba ang kanilang cholesterol, hemoglobin, etc. nang hindi nagbabayad at libre. Punta lang po kayo sa lugar nyo kung saan may Red Cross. Doon, sundin nyo lang po yung mga procedures, kung qualify ba kayo o hindi. At kapag okay naman lahat, wala pong magiging problema. Ngayon, pag nakunan kayo ng dugo, kahit katulad na sa akin, kaya ko po sinishare kasi experience ko po. Ngayon, nung nakunan ako ng dugo, unang kuha sa akin 200cc nung first time, pangalawa 400cc, at ito ngayon last time 400cc. Maghihintay ka lang po ng ilang weeks at darating po sa inyong bahay ang postcard at or hagaki kung saan naka-indicate lahat ang resulta ng inyong dugo. Thanks for watching! Don't forget to like, share, subscribe, and like the notification bells for